magandang hapon sa inyo ulit. Ako pala si Manny ulit. So, ito po ang nasasakuran ko ay water dispenser. So, ituturo ko naman sa inyo kung paano po mag-troubleshoot nito. So, ngayon, ang sasabihin ko kung paano mag-troubleshoot. Bago nyo, siyempre, sa umpisa, pagka-troubleshoot, eh, kailangan mong checkin yung kawad ng linya. Ito. Ito yung plug. Kung meron siyang resistance, mamagitan po ng pag-on off nitong cold switch button. Anong heat. So, ito po yung switch, yung dalawa. So, nakikita nyo, ito po yung water dispenser, ito po yung likuran, condenser. So, kataas yung check-in yun. At kung wala namang resistance, at kung walang resistance, dumiretso na kayo rin sa loob. Tanggalin nyo itong condenser, check-in nyo po yung mga dapat check-in dito, yung thermostat, thermal relay, tapos yung overload, saka yung starting relay, saka yung compressor. So, yun po yung mga check-in nyo po rito. Ito po yung freestanding water dispenser. Kung saan nilalagay po yung water gallon na sa ibabaw, tap, yung tawagin, tap dispenser. So, yun po yun, ito po yun. Isa lang po siyang normal na water dispenser, hindi po ito tulad ng drinking fountain na water dispenser o yung mga dispenser na nakadirekta sa faucet o dun sa gripo. So, ito po siya. So, titikin nyo lahat yan. Pakita ko sa inyo yung loob. So, ayan po yung loob. May compressor. Ayan po yung heat drum. Ayan po yung thermal switch o sensor. Andito po yung overload sa relay. So, ayan po yung mga check-in po ninyo. Ha? Bago nyo po galawin. Siyempre, kung check-in ninyo yan, kailangan nyo ilista kung good pa siya o bad. Tulad na ibigay sa inyo yung survey list o yung checklist. So, yun po yung ibigay ko sa inyo listahan. Para hindi po kayo yung hindi po kayo masisi na may-ari na nanguhula lang kayo. So, tulad ng mga naibigay ko sa inyo nuna, yun po yung gagawin ninyo. So, sa pag-check, siyempre kailangan nyo makita muna kung ano yung nasa likuran tulad nito. Ito yung specs. Ayan. Andyan na yung wiring diagram. Andito yung specs. Andito yung hot water. Yung Celsius nya kung ilan. So, 90 Celsius. Kasi yung cold water, 10 Celsius lang. So, yung refrigerant nya, R134A. Tapos siya ng timbang is 26 grams. Yun po yung ikakarga. 26 grams. So, ang heating power niya is 460 watts. So, voltage, 230 volts. So, yan po. So, titingnan nyo yan lahat. Ililista ninyo yan sa checklist ninyo na pinakita ko nung una. So, yung ganun lang po yung pag-check nyan. So, sa thermostat, hindi natin yung thermostat kung paano mag-check. Ang thermostat, pagka sinecheck yan, dalawang uri ng pag-check. Nagamitan nyo ng tester, i-on-off ninyo kung nag-on-off. Kasi pangalawang checking, i-on nyo siya, ibababad nyo sa baso na puno ng yelo para mag-off. Okay? So, i-on nyo muna yung thermostat, ibababad yung sensor valve ng thermostat dun sa baso ng yelo kung mag-off. Pagka nag-off, good siya. Thermal sensor o switch ng heat drum. So, ang meron din po siyang reading. Ang reading niya is 0 to 1. Pero pagka 0 lang, so, busted siya. So, pagka i-reset, dun sa thermal sensor, meron siyang reset. Pindutin lang yon. Kung walang init na lumalabas dun sa faucet, dun sa hat, maghintay lang tayo ng 30 minutes para malaman natin kung umiinit na siya. Nasaan yung overload? Ang pag-check lang yan is continuity. Tapos yan, pwede nyo siyang pasuin o ipapas sa mainit na bagay para mag-off o mag-off. Ang relay, meron din siyang resistance.
ay mababasa kayong resistance niyan. Pagka wala, pwede nyo siyang baliktarin. Kung may resistance na lalabas, baliktaran. Ang compressor naman, may resistance din yan. Kaya lang hindi sila nakakapare-pareho. Tatlo lang yan na bagay pagkasira. Shorted. Minsan shorted, grounded. Saka minsan ay busted na yun eh. Puro mga no reading na. Minsan no reading, burn na, sunog. Shorted yung pare-pares na yung reading. Tapos siya may grounded. May reading na sa scan ng compressor. Kasi ang pag-check naman din ito, kung ito ay bago, para ma-check ninyo yung kung may free yun pa, gagamit po kayo ng clamp ammeter. So, sa ngayon sa clamp ammeter, nakikita nyo rito kung ilan yung ano niya, amperahe niya. So, cooling. Ano yung cooling current niya is 9.9 ampere. 0.9. So, cooling power niya, cooling power is 85. So, ang amin lang natin dito is 0.9. So, marami ritong nasisira sa water dispenser din. Kaya hindi mo ito bilangkaya ng maigi. Ganun ang nangyayari. So, pag tinester nyo to sa isang linya, siyempre tatanggalin nyo to. O kunin nyo yung dulo. Isang linya lang ng dulo. Ng line 1. Pag wala siya sa 0.9 at kulang sa 0.9, ibig sabihin nung kulang na siya ng freon. So, dahil ang kulang na ng freon, anong gagawin? So, gagamit tayo ng bullet piercing valve. So, gagamit po tayo ng bullet piercing valve. Ito po siya. Bullet piercing valve. So, ayan. Yan ang bullet piercing valve. Gagamitin. Yung unit ay wala pang access valve. So dito sa loob, kung wala pang access valve yung unit, so yun ang gagamitin para ma-check kung meron siyang freon. Bubutasin mo yun. Saan mo siya bubutasin ng bullet piercing valve? Yung po sa low side o yun sa discharge line ng tubo ng water dispenser o refrigeration o ng refrigerator, aircon, lahat dun mo siya bubutasin sa low side o sa charge line. Yun ang tamang pagbutas ng bullet piercing valve. Saka meron siyang sukat. So huwag mo siyang basta-basta ilalagay kasi meron siyang pang sa loob. Kung ano yung laki ng tubo na nasa loob. So meron din, hindi lang bullet piercing valve, meron din pliers, piercing valve. Yun naman yung parang tiniklip. So mas maganda yun kesa dito. Kasi ito, itong bullet piercing valve, kung sakaling magdadagdag ka lang ng freon, tulad nito, kung magdadagdag ka lang at hindi mo siya re-reprocess, dagdag lang, ito, iiwan mo na ito. Iiwan mo na ito sa unit, sa loob. Kahit sa ref, iiwan mo na ito o sa aircon. Pero, ito ay hindi advisable sa mga flammable na freon. Hindi ito pwedeng iiwan. Hindi ito pwedeng ilagay ito doon sa mga advisable sa mga flammable na air conditioning o refrigerator o ng water dispenser. Kasi pag ito iniwan mo at flammable yung freon, maaari siya mag-leak at magkaroon ng explosive. So, hindi ito advisable sa mga freon na flammable. So, paano naman may mga mali sa wiring? So, sa pag-check ng wiring, dulo-dulo lang naman kung meron siyang putol na wiring. Para malaman nyo, lalo na itong plug na to, itong plug, dulo-dulo. Dulo nun. Dulo nito ng isa, saka yung dulo nito papunta rin sa kabila. Kasi yung dulo ulit, papunta rin sa kabila. Kung meron siyang resistance. So lahat ng wiring, ganun lang chichikin nyo. Dulo-dulo. So isa-isahin ninyo yan. So
medyo matrabaho lang talaga. So yan ang pinili natin trabaho, yun talagang dapat natin gawin, ayusin ang trabaho para respeto po tayo na hindi natin. So ganyan ang tikin na lahat, wiring, thermostat, thermal switch o sensor, overload, delay, compressor, lahat na check na. Check na lahat. So dito naman tayo sa proseso ng sabihin natin may leak. Na-check nyo to, na puro may leak. May napansin kayong parang may naglalangis sa mga tugtungan. So yun na yung tinatawag na full reflashes. So sabi lang sa full reflashes, magpapalit ka ng tulad nyo ito. Pagka full reflashes ang water dispenser, hindi na siya pwedeng palitan pa ng capillary tube. Ang maglalagay ka na lang ng filter dryer. So maglalagay ka ng filter dryer. So ito ang refrigeration filter dryer. Itong isa. So maglalagay ka rito ngayon ng so apat yan. One port parehas saka 1/8 tato na. So ito maglalagay ka na. Kasi yung ibang water dispenser ay walang filter dryer. Yung iba meron, maliit lang. So maglalagay ka na. So ito ay bevels ang loob. Bevels ang loob niya. So kung maglalagay kayo ng filter dryer, yung isa na ito ay meron access valve. At yung isa naman, papunta ng condenser. Kasi nito, papunta naman ng capillary tube, papunta ng evaporator. Pero to, para hindi ko kayo mahirapan maglagay dito ng capillary tube, ang ginagawa ko rito, lalagyan natin ng copper tube na 1/4, susuksok lang yan ito doon, hinangin ito dito, kasi puputulin to, tapos puputulin to, hinangin, puputulin yung dulo, tapos yan, lalagyan mo ito ngayon ng susuksokan mo ito, dahil ang puto na yung dulo, susuksokan mo ng capillary tube, kasi niipitin mo ng konti, ihinangin mo. So, hindi ka mahirapan magpasok dito ng capillary tube, kasi nihinangin mo dyan. Kasi pagka ito, pagka ito, nilagyan mo ng capillary tube dito, na hindi nakasya, na maliit. Kasi maliit lang ang capillary tube nito, na maliit. Pag ininang mo to, maaaring pumasok yun, tingga sa loob. So, dapat meron siyang 1/4 na copper tube. Tapos yung putulin mo to, pag putol, ganyan lang kahaba. Tapos yung dulo, doon mo isisiksik ngayon yun, capillary tube. Tulad nito. Yan, dyan mo siya ipapasok. Yan, capillary tube na yan. Ipitin mo ngayon yan. Ipitin mo yan, tapos yan saka mo ihinangin. So, ganun lang ang tema niyan para hindi na kayo mahirapan na hinangin ito ng normal. Kung meron capillary tube, ipapasok rito. Medyo delikado pa yon. So, gumamit kayo ng 1/4 na copper tube. Kasi ang putulin ito, ganun lang ang tema. Kasi hinangin mo dyan. Kasi ang ganun din. Hinangin nyo muna yon access valve. Hinangin nyo muna. Tapos sa kanya hinangin dito yon condenser. Okay? So ganun lang. So sa para matanggal to mamaya na yon, mga ganun na forma. So doon na tayo sa so tapos na tayo lahat sa wiring, na-check na lahat. Sabihin natin wala nang free yun. So ni-reprocess. Ito gagawin natin. Tatanggalin nyo to. Yung condenser, saka yung evaporator, yung reservoir o yung saka ng tubig. So yung bawat dulo nito, lalagyan mo ng access valve. Ito, yung dulo. Yung dulo nito, lalagyan mo ng access valve. Tatanggalin mo to talaga eh. Para bombahin ng nitro. Para lahat ng dumi nito, sa loob, ay matanggal. Lalagyan mo siya ngayon ito. Yung kabila, walang ganito. Yung kabila lang ang lalagyan mo ng access valve. Kabilang exit. So gagawa ka ng enter tapos yung kabila exit ng nitro. Kailan nito nakahinang nitro doon sa condenser, pwede mo na siyang putulin. Putulin mo lang para madalian ka ng paghinang kasi ito hihinangin mo to sa metal pipe tulad nitong condenser. So sa paghinang kailangan mo ng
kailangan mo ng borax sa kanang silver rod. Okay? So, ganun lang naman yan. So, tatanggal mo na, di ba? Tanggal mo na. At ninitro mo na. Paano initro ang evaporator na nakahiwalay sa system? So, ito lang naman ang gagawin natin dyan. Sabihin na natin, ito ang ito yung dun sa condenser, capillary tube, saka isang yan. Ayan mismo. So, ito yung sa condenser, ito rin sa condenser. Dalawa yun di ba? Isang capillary tube, saka isang 1/4 na copper. So, hindi sa yung kabila, sabihin natin ito, ito yung evaporator o reservoir o kahit yung refrigerator, yung evaporator ng refrigerator, dalawa yun. Pag tinanggal mo, isang 1/4, isang capillary tube, yung dulo, hindi ba? So, saan ka maglalagay ng access valve? Dito ba? Okay, kung dito kayo maglalagay ng access valve sa 1/4 na to, 1/4 din, ito mangyayari. Kung sarip ha, sarip ito ha, sarip. Ito mangyayari pag dito ka naglagay ng access valve. Pagka dyan ka naglagay at pinasukan mo ng nitro at may barado ito ron sa dulo, sa loob ng evaporator ng ref, puputok yun evaporator mo, yung ref, yung manipis na evaporator, yung puti. Puputok po yun. Oh, kasi hindi lalabas lahat yung dumi dito sa capillary tube. Kasi yung pinakadulo nito galing ng evaporator, yung box, doon pa lang sa loob, may mga dumi na doon, residue, may mga dumi na. Maaaring magbara ito doon sa dulo, hindi lalabas dito sa dulo yan. Paano kung malalaki yung dumi ron? Di ba? Ngayon, ang advice ko, huwag nyong ilalagay ang access valve doon sa 1/4 ng sa tubo doon sa side ng evaporator, doon sa 1/4 size ng evaporator. Ilagay niyo doon sa capillary tube 'yun, access valve. Kasi pag ito binomba ninyo ng nitro at doon kayo nagkabit ng access valve sa capillary tube at binomba ninyo ng nitro yan, ano mangyari sa mga dumi? Dito nalalabas yan sa malaking butas, hindi rin sa maliit. So, hindi puputok ngayon ng evaporator ninyo. Yan ang magandang advice ko sa inyo. Okay? So, ulitin ko ha. Maglalagay kayo ng access valve doon mismo sa capillary tube ng evaporator. Hindi doon sa 1/4 ng tubo ng evaporator. Kundi doon sa pinakamaliit na tubo. Dalawa lang naman yun, di ba? Isang malaki, isang maliit. Doon sa evaporator. Sa review na, kahit din dito sa water dispenser. Kahit din doon sa aircon, kung sakaling ganun ang gawin ninyo. Kasi ang aircon, pag kinalas niya, binaklas niya lahat. Evaporator sa condenser, makahiwalay na yan. Hiwalay niya yan. Parehas malalaki ang butas naman nun. Yung dalawang tubo na yun. Yung dulo-dulo, di ba? Ito dulo-dulo to ng evaporator. Yung condenser, parehas lang naman ang butas nun. 1/4. Ang laki. So, pwede mo siyang ketanong dun sa dalawa. Kung saan pinakamalapit yung filter dryer, dun mo siya ilagay. Yung access valve. So, ito, capillary tube, dun ka maglalagay ng access valve. Para pag binombahan mo ng nitro, labas lahat ng dumi dun sa malaking tubo. Okay? So, yun ang tamang pag-nitro ng evaporator, ha? Turo ko na sa inyo. So, next, anong gagawin? So, dahil ang binomba nyo na yung evaporator sa kayong condenser, wala naman siyang sira sa mga kinect natin na thermostat, overload, relay, saka sensor valve o sensor switch. Ayun na, thermal, para thermal switch saka thermal sensor. Kung may kapasitor man, wala rin problema, may napansin ka ng leak,
nire-process mo siya. So, ibabalik mo na siya. Ihinangin mo na, bubuuin mo siya uli. Pagbuo, so yung mga pagbuo na, so ito na yan. Pagbuo na, may makikita kayo rito. Papakita ko sa inyo ha. Na, ito na yung kabuuan. Pagbuo na, ito na yung bagong filter dryer. Meron siyang access valve sa kabila. Ito yung sinasabi ko kanina. Tapos yan, may filter, may access valve din siya ron galing sa charge line. Ayan, access valve. So, tanggalin natin to. So, maglalagay kayo ng access valve talaga parehas. Kasi ang standard ko rito, dapat ko rin ma-check yung PSI ng high side. So, ayan. So, ang gagawin dyan, dahil nabuo na, so sabihin natin wala pa siyang freon. So ina-nitro mo siya. Saan mo siya ina-nitro? Saan mo siya lalagyan ng nitro? Dito sa charge line. Ina-nitro mo 'yan. So dahan-dahan lang, ang hindi mo bibiglayin yung nitro, ha? Hindi mo bibiglayin yung nitro. Dahan-dahan lang na may lalabas dito. Siyempre tatanggalin mo yung pito. Tatanggalin mo yung pito niya. Siyempre ina-nitro mo, alam na may pito, dapat wala. Itong parehas na to, dapat wala ito parehas. Yan. Yan, wala ito dapat parehas ha. So binuo mo dahil wala pa siyang pito, gagawin mo ina-nitro mo ngayon siya. So ito pipigilan mo to unti-unti, pipigilan mo yan. Pag hindi mo na napipigilan, saka mo i-release ngayon yung nitro. So gagawin mo to as 5 times, 5 beses, 5 ulit para malabas lahat yung mga pinaghinangan mo sa bawat dulo nito, sa bawat dulo niyan. Yan, kung nakikita nyo, ito yung sinabi ko kanina. Yan. So, yung dulo nito. Yan, kung napapansin niyo, ayan. O, di ba? So, yung dulo nito, ito. So, kinabitan lang siya ng copper tube na 1 port. Tapos yung kabilang dulo, ayan, hininang. Para hindi siya mahirap hinangin, saka mas madali siyang tanggalin kung papalitan siya ng filter dryer uli. Kung ito luma na at hindi na masyadong gumagana o barado na sa loob ng 9 na taon o 8 taon. So ayan, nakita nyo na. So ina nitro, patasin nitro, ano gagawin? Vacuumin. Pag vacuum, pang ilang oras? Ang pag vacuum nito, pwede mo pagsabayin sa loob ng 1 oras. Hindi kalahating oras. Kundi 1 oras mo siyang babacuumin. Sa lahat ng refrigeration, rip man yan o aircon, 1 oras siyang binabacuum. Hindi sandali. Okay? Okay, sa vacuum. Ano mapapansin ninyo sa vacuum? Papansin nyo sa vacuum, may lumalabas na usok. Ito ah. Kung meron leak ang inyong unit na ginawa, yung mga pinaginangan, ang vacuum, dire-diretso ang usok. Ito, tip ko sa inyo. Pag dire-diretso ang usok at hindi nawawala sa loob ng 1 oras, ibig sabihin nun meron kang leak sa pinaginangan mo. Kasi nakakahigop siya ng hangin, yung butas na yun, nahihigop yung hangin galing sa labas, pinapasok sa loob ng system ng refrigeration, tapos yan ilalabas ng vacuum. Ang good na paghinang, kaya, ang magandang hinang, pagka binacuum mo yan, uusok yan. Yung usok nawawala pa unti-unti. Nawawala pa unti-unti yun hanggang sa mawala yung usok sa loob ng 1 oras. Yun, magandang hinang nun. Hindi nyo ba naobserbahan yun? Yung gano'n na pagbabacuum. Dapat inoobserbahan ninyo yun. Inoobserbahan o kaya sinusulat yung pagbabacuum kung ano nangyayari. Kasi pag dito, lalo na rito sa shop na to, sa Mandaluyong Manpower dito sa eskulahan. Pagka nagbabacuum kami, pinapa-observe ko sa mga estudyante. Pagka ang usok, hindi nawawala sa loob ng 1 oras, meron siyang leak. Minsan may mga batikan na nga ang mga estudyante, hindi nga sila maniwala sa sinasabi ko. Pag kinargahan na nila ng freon, yung freon nawawala paunti-unti, hindi na lumalamig. So, sabi ko, yung kaninang pag-vacuum, yung pag-vacuum ninyo, yung usok na hindi nawawala na kumakapal ng kumakapal palalo, yung kumakapal yung usok sa loob ng 1 oras, meron siyang leak. Ngayon, napatunayan nila na meron nga. Yung nawala yung lamig, sabi ko, sige, itest nyo. Initro nyo uli. May leak yan.
So, nagpabula ng sabon, hinanap sa mga dugtungan, sa mga pinaginangan, meron nga. So, kasi, pagka nagbabacuum ka, at kumakapal yung usok, sa loob ng isang oras, hindi siya nawawala. Yung butas nun, hinihigop niya yung hangin galing sa labas. Yung butas ng tubo, ng pinaginangan. Hinihigop niya yung hangin galing sa labas, ipapasok sa loob. Pagpasok sa loob, ayun. Yun ang nababacuum ng refrigerant vacuum. Yun ang nilalabas ng vacuum. Hangin galing sa labas na, hindi yun hangin galing sa loob ng sistema ng aircon o ng prep. So, ingat lang sa pagbabacuum. Dapat pinag-aaralan nyo yun. So, pagka sa loob ng isang oras, nag-vacuum kayo, yun usok, nawala. Kasi nun, maganda ang hinang. Okay. So, ito naman. Tapos vacuumin ng isang oras, siyempre, papatayin ninyo yung gauge. Gauge. Taping lang, taping. Online eh. So, eto. So, ito yung gauge. Pataas yung vacuum in, ano ang una papatayin? So, isarado nyo muna yung knob. Ang dalawang to. Itong knob na to, sarado nyo muna. Saka nyo patayin yung vacuum. Kasi pag inuna ninyo patayin yung vacuum, at pinanghuli nyo to, ano mangyari? Papasukan siya ulit ng hangin galing sa labas. So, bali wala na naman. Vacuum pa na naman muli. Okay, pagsara ng vacuum ha, unahin nyo muna yung gauge isara bago yung vacuum isara. Okay. So sa pag-vacuum, kailangan yung gauge, yung pinaka-aro niya, ito, kailangan bumaba ng zero, parehas yan. Kailangan bababa siya ng zero. Okay, sa loob ng isang oras, kailangan bumaba siya ng zero. Pag hindi bumaba ng zero yan, taas yan, dire-diretso pa rin hangin, yung usok. Sa vacuum, kumakapal, ibig sabihin nun, meron siyang leak. Okay. Pagsara ng vacuum, so hintay ka muna ng mga kalahating oras, papahingahin mo muna sa pag-vacuum yung unit. Mga kalahating oras lang, papahingahin mo muna. Basta sarado ito ha, sarado yun lang. Papahingahin nyo muna para hindi mabigla yung compressor dun sa loob pagka nagkarga kayo ng freon. Kasi importante yun na kailangan magpahinga muna yung buong unit bago ka magkarga ng freon. Yun yung advice ko sa inyo kasi ganito nangyayari. Pagkatapos ng vacuumin, ito yun ha, bigyan ko kayo ng ano. Pagkatapos ng vacuumin, wala pang kalahating oras, hindi mo pinagpahinga, hindi mo pinahinga yung unit, nagkarga ka kaagad ng freon. Yung inaasahan mong PSI sa pagkarga ay hindi mo makukuha. Hindi nyo ba napapansin yun? Hindi mo kaagad yung makukuha. So, doon lalabas na naman hilaw ang lamig ng unit, ng rep o ng water dispenser o ng aircon. So, kailangan mo muna siyang papahingain ng kalahating oras bago ka magkarga ng freon. So, yan ang advice ko sa inyo ha. Huwag niyong mamadaliin ang pagkarga. Kasi ang tinatrabaho po natin ay hindi basta-basta. Okay? Electrical sa chemical yung hinahawakan natin. Okay ba? So, ingat lang. So, doon na tayo sa pagkarga ha. So, yung blue, dun siya sa charge line, compressor. Kasi yung pula naman, dun naman siya sa discharge. Ito. So, yung pinaglalagyan lang ang filter dryer. So, yan ang paglagay, ha? Ito. So, huwag niya muna ano yun na kunwari, wala pa itong laman. Wala pang laman. Wala pang ano. Okay, yun. Okay. Ito naman, mula dun sa tangke. So, pakita ko lang sa inyo yung pagkakabit, ha? Kung saan siya ikakabit. Yung mga color code ng gauge. So, ito yung gauge. So, ito yung loading. Saka discharge, saka charge line. So, yung dilaw,
galing dun sa tangke ng Freon. 134A. Refrigeration kasi ito eh. So, yung pula, dun sa, ito. Dun sa filter dryer, sa high side. Kasi yung blue, sa low side. Dun sa compressor, naka-attach. Discharge, saka charge. So, dalawa na yung binabanggit ko, ha? So, ayan. So, paglagay ng Freon, siyempre, paunti-unti. So, ito, non-running ito. Non-running, ha? Non-running. Non-running. So, may mapapansin kayo, dahil non-running to, kinarganan natin ng Freon. Kinarganan ng Freon. Saan tayo magkakagan ng Freon? Dito po sa charge line, sa blue. So, bubuksan mo yan. Pagbukas, papasok yung Freon dyan. So, ito ang paglalagay ng Freon. Ganito lang. Dahil ang refrigeration to, hindi po ina-allowed sa refrigeration sa rep, saka sa water dispenser, ang masyadong maraming liquid. So, dapat 30-70 o kaya 60-40. So, 30 yung liquid, 70 yung hangin. O, 40 yung liquid, 60 yung hangin. Yung vapor. So, siyempre, bubuksan mo yan. Pagbukas yan, ito muna yung mong bubuksan. So, magpe-purge ka muna rito ng konti. Purge lang. Konti lang. May lumabas lang ng hangin. Kasi ito, may ibang hangin kasi sa loob to. Pagka nilagay mo yan dyan, pag binuksan mo yan. So, dapat hindi siya sasama. So, ipipurge mo yan. Pag-purge, balik mo uli. Tapos yan, pagbalik, saka mo ngayon ito buksan. Dahan-dahan. Tapos yan, magtapong ka ng konting liquid. Konti lang. Na alam mong tama lang para dito sa unit na to, itong laking unit na to. Yung laki ng unit na to ng water dispenser o ng rep. Yung tamang tapon lang ng liquid. Tapos yan, puro ka ngayon, ibalik mo ulit. Sa ganyan lang na posisyon. Balik mo ulit sa ganyan na posisyon. Tapos yan, puro hangin ka na lang ng hangin. Hanggang sa makuha mo yung pinaka PSI niya na non-running. So, dahil ang non-running na to, pakita ko sa inyo, non-running yan, ito ang PSI niya. So, ayan. Yan mismo yung PSI niya. Halos nasa 5. Pagpa 5 na. So, yung taas, ayan. 0, 1, 2, 3, 4, yun, 5, 6. So, yung inner, ito, yung inner, so, halos nasa 62. So, yung high side, ito, low side to, ha. Yung high side, makikita ninyo, ayan, tanggalin na natin yun, ano, para makita nyo talaga. Tanggalin na natin yung takit. So, ayan. Ayan yung PSI ng low side. At ito naman yung PSI ng high side. Halos na sa ilan? So, ayan. Ngayon, pag pinatakbo yan, makikita natin yung PSI naman na running. So, tingnan natin na, patakboy natin. So, ayan. So, ayan. Bumaba sa 60. So, bumaba siya ng 10. Tapos, yun, bumaba na ng 9. Yun, low side. Tapos, yan, yun, high side. Tumaas naman siya. So, tumaas siya ng halos magbawa ng 50. So, dahil lang sa hindi nagagamit kasi ito, so, magdadagdag tayo ng konti. Yan ang mangyayari dyan. So, ito, bumaba, oh. Dapat, nasa ano siya? Nasa 12. Ito, dapat nasa 153. So, ayan. Kailan kagagana pa lang. So, titingnan natin. So, umaangat pa rin siya. So, kanina, non-running, halos nasa ano lang siya, 50. Diba? Yung outer na ano niya, nabilang. Nasa 50 lang siya. Hindi non-running yun, ha? Pero ngayon, tumatakbo na. 151 na siya. Kasi dito naman sa low side, so kanina halos nasa 62. Yung tumakbo na, yung kanina yung 62 nan running. Ngayon yung tumakbo na, ayan na, nagtitin na siya, umaangat na.
So, ito yung PSI ng running. Yung kanina pinakita ko sa inyo, PSI naman yon ng non-running. So, yun ang karga ng water dispenser na regular na water dispenser standing. Yan. Yan, standing na water dispenser. Yan. Iba naman yun, yung water dispenser na fountain, water fountain. So yun, refrigeration, o ang karga niya is halos sa refrigerator na. So ayan. So ayan po, ngayon tumaas na. So yan, sabi ko, nasa 52 na siya, magpi-53 na. So ayan. So, magpi-53 na siya. So ito, halos nasa 12 na. So hindi pa tayo nagdadagdag ng freon. So 12 na. So okay na siya. So kung titingnan natin dito, kailan na pa lang yan. Ito yun, faucet, dalawa, hot and cold. So wala pa naman mga ilang oras. So ito, obserbahan mo to, halos isang oras. O kaya, noon mismo nagpagawa. So hindi pa siya ano. So ito yun sa cold, ito yung sa hot. Namatay. Papatay natin. Napatay natin. So yan po. Yan ang karga. Dahil napatay natin, ayan, balik siya ulit sa dati. Bumabalik siya sa dati ulit. Pero napatay natin siya eh. So napatay natin. So balik siya sa dati ulit. So yun po. Habang tumatakbo siya at nakuha mo yung tamang PSI, bali tatanggalin mo na itong dilaw dun sa tangke ng freon. So pag tinanggal mo to, huwag mo siyang pababayaan na nakaganito. So ilagay mo sa room. Kaya meron itong ano sa likod eh. Kaya meron itong excess sa likod na pwede mo paglagyan ng dulo ng freon, ng hose. Ito. Itong dulong to. So kailangan mo siyang ilagay dyan. Kasi kung ano mangyari, sakali mabuksan mo man yon, sakali mabuksan mo to ng hindi sinasadya, hindi lalabas yun, yung freon. Kasi pagka ito nabuksan mo, kasi hindi ito nakalagay rito. Uy, sinulit. Pagka ito nabuksan mo at dito nakalagay rito, yung freon mo, kakawala yon. So para safety, ilagay mo yung dulo dun sa likod, sa pinaglalagay ng dulo nito. So lahat naman ng gauge, meron naman ganito eh, nasa likod eh. So gamitin nyo yun. So isalpak nyo dyan para kung sakaling hindi sinasadya mabuksan ito, so walang freon na lalabas. So ihigupin pa rin yun ulit, yung galing dito, ihigupin pa rin yun. So kung nakita, kung napansin ninyo, mandar ulit. So bumaba ito, umangat ulit. So yun lang siya. So napatay natin kanina. So ayan. So paano pagtanggal ng itong gauge kung sakaling tatanggalin na? Huwag niyo po itong tatanggalin, itong gauge na to dito, ha. Huwag niyo tatanggalin muna. Ang gagawin niyo lang, patayin niyo yung unit bago niyo tanggalin ito. So pagpatay ng unit, hintay lang kayo ng kalahating oras o 15 minutes saka niyo tanggalin yung dulo. Kung sa tingin niyo okay na yung unit na ginawa ninyo. Kung sa tingin ninyo na okay na. Kasi yung iba, tinatanggal ka agad to habang umaandar yung unit. Aircon man yan, ref, water dispenser, o kung anong klaseng aircon man yan, o industrial. Lalo na sa industrial. Okay lang sa industrial kasi ginagamit. So, mabilisan lang. So, ito, para maalagaan, so, patayin nyo muna yung unit, saka nyo tanggalin para safe kayo. Para walang masyadong lalabas na yun. So ito, kung tutusin itong low side, itong blue na to, itong low side na to, pwede mo nyo nang tanggalin to. Kasi kahigop naman yan eh, humihigop yan eh. So walang masyado nalalabas dyan. Tulad na to.
wala, di ba? Wala. Hindi tulad nito ng... So ito, dahil ang tinanggal nyo, lagyan nyo ulit dito sa likod. Sa likod ulit. Ng gauge. So nagmas lang ako para panigurado. So yung blue na hose, nilagay ko ulit yung dulo niya dito sa likod. Para safety. Safety lang siya. Yun ito, pagka ito tinanggal mo, so mainit na yung condenser, mainit na siya. So pag ito tinanggal mo, pero tumatakbo yung unit, ang mangyari niyan, may pupuswit dyan. Malakas yan. Ilalabas dyan kasi ito yung pabuga. Pabuga yan. Discharge. Ibig sabihin yun, discharge area ito. Itong nasa condenser, discharge yan. So yung charge, compressor, saka yung evaporator. Yun ang charge area. So ito, discharge. Pag ito tinanggal mo kaagad, tapos yun, nakatutok pa yung mukha mo dyan, at wala ka pang mask, wala ka pang face mask o goggles, baka mabulag ka. O kaya malason ka. O, hindi ba? So, ang advice ko lang sa inyo, bago mo ito tanggalin, patayin nyo muna yung unit. Kasi hintay lang kayo ng 15 minutes bago nyo tanggalin. So, ganun lang ang pagtanggal niyan. Huwag yung magiging hero ka. Diba? Yung magpapasikat ka. So, buhay mo pinag-uusapan natin dito. Buhay mo. Kasi pag kanaamoy mo yung Freon, maaaring magkasakit ka sa sinus o sa baga. Yan ang mayroon niyang baga o kaya ito. Sa lalamunan. Mahirap yan. Okay? O yan. Mainit na siya. So, hindi nyo rin makakapa kasi nasa kabilang linya kayo. Okay? Ako nakakapa ako, mainit. O yan. So, okay siya. So, ganun lang naman ang tema pag-ayos niya ito sa pagkarga. So, nabigyan ko na kayo ng tip. So, mamaya, tatanggalin ko na ito. Papatayin ko muna. I-off ko muna to para matanggal ko na siya. So, natanggal ko na sa pagkaka-plug. So, hintay na lang ako ng 15 minutes bago ko ito tanggalin. For safety reason na lang. So, pwede ko na siyang tanggalin kung tutusin kasi patay na. Magmamas na lang ako. So, ito, mabilisan lang yung pagtanggal. So, tulad na ito. So, magmamas lang tayo ulit. So, mabilisan lang ito. Diba? May lumabas. So, delikado yun. Tapos yan. Ito ang ano. So, delikado yun, yung kanina. Kaya huwag nyo itututok yung mukha nyo ron habang tinatanggal. So, delikado yun. So, diba, may lumabas. So, ito. Sir, paano kung gusto namin tanggalin yung dulo ng access valve? So, diba? Yun yung mga naituro ko nung una sa mga online lecture. Okay? So, ito ang gagamitin natin. So, ito. Ito yung access valve. Diba yung nakita nyo rito? May access valve, diba? Kaya ang problema, yung access valve dito sa high side, maxi na, hindi na kaya. Na nakate. Sarado lang natin to. Yung access valve. Baka maghimala. May lumabas, may sumirit. Okay? So, ito. Kung nailagay yung access valve, huwag yun nang putulin, ha? Ganito nakahaba kaagad. Para kung ito yung sa mga flammable na nilalagay. So kung gusto niyo tanggalin to kasi ang flammable bawal po na meron access valve na dulo. Pagka ang Freon na ginamit mo ay flammable, kailangan matanggal mo yung dulo. Ito gagawin mo. Sabihin natin ito yung nasa unit. Nakalagay na dito sa charge line o discharge line. Gagawin mo, ipitin mo lang to. So, gagastos na tayo, ha? Ipitin mo to. Dulo. Tapos yan yung isa. Dulo. Dulo rin. So, yan, dulo. So, pwede nyo dugtungan to kung medyo maano. Tapos yan, sa kanya pilipitin ng konti.
pinipit konti. Yan. Pilipit yan. Makapilipit na siya. Konti lang pilipit. Yan. Pagka pilipit, tanggalin. Yan. Tanggalin. So, napilipit na, di ba? Tanggalin. Isipin nyo na sa unit na to, nahinang na. Tanggalin. Kaya sa kanyo tatanggalin to. So, yan. Napilipit na, di ba? So, sa kanyo tanggalin to. Tapos yan, yung lalabas na ito yung dito, galing na rin dito sa kalahati na ito kasi napilipit mo na lahat eh. Galing na dyan. Pag pinisweet mo yan, at may lumabas na konti, maaaring galing yan dito. Ulitin mo ulit, dalawang beses o tatlong beses. Pag pilipit, pag yung pangalawang beses, may lumabas. Pangatlong beses, may lumabas pa rin. May lumabas pa rin. Pero yun, pag pagpapalabas mo, hihintay ka lang ng 5 segundo. So, una, pinindot mo to, may lumabas na konti. Hintay ka 5 segundo. Pagka to, pinindot mo sa loob, katapos ng 5 segundo, at may lumabas. Medyo magduda ka na. So, pipindutin mo ulit, pangatlo. 5 segundo ulit. Bilang lang, 1, 2, 3, 4, 5. Huwag yun, 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan mabagal. 1, 2, 3, 4, 5. Pindot, pangatlo. At may lumabas. Uy, delikado. So, pipilipitin mo ulit ng konti pa. Ipitin mo ng konti. Pag meron pa rin, gamitan mo na ng long nose. Ipitin mo na. Long nose. Ipit na ipit. Pag ipit na ipit na, at ginawa mo ulit, tatlong beses, at wala na. Ito na gagawin mo. Ito, iipitin mo na to. Ipitin natin ha. Ipitin natin. Pag-ipit, ito ulit, yun ano, pinsop kasi ito eh, pinsop, pliers pinsop. Ipitin mo yung pinaka dulo niya, ayan. Ipitin mo yan. Pag-ipit, yan. Tapos yan, saka mo ngayon babaliin. Pagbali, baliin mo. Kasi wala na naman lumalabas na, di ba? Tapos yan ito, ipitin mo ng konti ito. Ipit. Ipitin mo to, pag-ipit, tiklop, tapos yan hinang. Hihinangin mo ngayon to ng copper rod. Pag hinang mo dyan, yung pinilipit mo, ito. Yan, yung mga pinilipit mo yan. Hihinangin mo rin yan. Huwag mong kakalimutan na hindi hinangin. Hinangin mo rin yan. Kasi pag sa loob, sa tagal ng panahon, mabubutas yan. Okay? Mabubutas yan. So, kailangan yung hinangin yung pinilipit ninyo sa kayong dulo. Okay? So, ganyan ang gagawin na. Pagka ang prion mo ay flammable, kailangan tanggalin ang dulo ng access valve. Okay? Pagka flammable prion, kailangan tanggalin ang dulo ng access valve. Kasi, especially, dun sa high side, mainit yun. Yung goma nito, sa loob, ay naluluto sa sobrang tagal na. Pagka yun naluto, yung takip niyan, pag tinanggal mo yan, maaaring maglihab o sumabog. Okay? So, nakikita nyo naman siguro sa mga social media, sa FB, sa YouTube, yung mga sumasabog. Okay? Na mga unit ng aircon. So, yun, may mga mali silang ginawa doon. So, kung gusto nyo, pwede ko rin naman ipaliwanag kung paano. So, kaya, para maiwasan natin yung pagsabog ng unit, kung paano yung ginagawa. Tulad noon sinabi ko kanina. Okay? Tulad yung sinabi ko kanina. Yung ginawa ko kanina, yung dinemo ko kung paano tanggalin ang dulo ng access valve pagka ang prion ng unit ay flammable. Okay? So, yun lang. So, nakita nyo lahat paano ginawa yung water dispenser, kung paano mag-check. Sinabi ko na lang kung paano mag-check. Hindi ko na na-demo. Kasi, babaklasin ko na naman to uli. Huwag na, pahirap na. So, kwento ko na lang. Totoo naman, alam nyo naman din eh. Hindi ba? Ang pinakita ko lang sa inyo kung paano magkarga ng prion na non-running yung PSI niya. Yun lang naman ang gusto niya malaman, di ba? Kung ilang PSI yung ikakarga rito sa water dispenser na non-running, tapos yan kung ilan yung PSI
na ang water dispenser pagka tumatakbo na yung high side sa low side. So non-running, pagka non-running ang PSI ng water dispenser, non-running ha, nakita nyo naman kung ilang PSI ang nakita ninyo, di ba? Halos 62 sa low side, kasi yung high side halos na sa 50. Oh. So importante natin checkin yun. Yun ano, yung high side, hindi lang low side, hindi lang yung charge line, pati discharge line. Kasi combination 'yan eh. Kaya nga ginawa ang gauge. Para maganda hawak. Ginawa ang gauge ng dalawa. Bakit hindi natin ginagamit ito? Bakit hindi ginagamit ang iba? Ito lang. So, kung itong gagamitin nyo, hindi nyo matiecheck yung high side, baka mamaya may ibang hangin dun sa kabila. Dapat matiecheck nyo rin yun. Kung ano yung hinihingi nun PSI ng high side, ng discharge, yung discharge line. Kasi baka mamaya may ibang hangin yung discharge line eh. Hindi nyo alam. Kaya doon pumapasok hilaw ang lamig o hilaw yung labas noon hangin ng unit. So, wag lang itong gagamitin natin, pati ito gagamitin natin. Diba? Pagka na-reprocess, ha? Reprocessing, ha? Pero kung hindi naman na-reprocess, malamang ito gagamitin nyo talaga. Yung meron yung mga nagawa na ng mga unang technician na naglagay sila ng access valve dun sa charge line, yun lang ang nilagyan. Sa low side, wala. So doon lang kayo magkakarga, magdadagdag lang kayo. Bawal po magdagdag, lalo na pagka flammable yung freon. Bawal magdagdag pagka ang freon mo ay flammable. Kahit na non-flammable, bawal pa rin. Kasi may ibang hangin na yun eh. Lumikha na ng hangin, ng gas, yung compressor. Dahil ang kulang ka na ng freon, yung compressor tumatakbo, lumilikha na rin siya ng sarili niyang gas o sarili niyang hangin. So nagahalo na yun doon. Tapos yung magdadagdag ka pa ng freon, ang mangyayari, hilaw ang lamig ng unit mo. Kasi may ibang kasamang hangin o ibang gas doon sa loob. So pagka sinabing reprocess, baklas, linisin mo talaga para yung lamig magmisto lang bago ulit. So yun po ang alam kong tama na dapat gawin ng isa rin technician. Yun po yung alam kong tama. Kasi hindi lang naman ako nanonood ng mga nasa YouTube. Minsan yung nakikita ko mali, hindi ba tama, ilan lang eh. Tapos yan, nagbabasa rin ako ng mga libro tungkol sa refrigeration. Lalo na yung mga freon, yung mga chemical na freon na nakala natin eh ganda sa kalikasan, lalo na sa katawan ng tao, hindi po. Ito yung ikakasakit natin. Ito ang ikamamatay natin bilang isang technician, ang freon. Kaya medyo nakakalungkot kasi ang iba kasi nagbababa ng presyo. Hindi nyo alam, ang hinahawakan po natin ay kuryente, electrical saka chemical ng refrigeration. So siguro, kung mapapanood nyo itong video to, siguro may iisip nyo rin na hindi kayo dapat magbaba ng presyo. Lalo na sa cleaning. Kasi pagka sa cleaning, pag-iingat ang ginagawa ninyo dyan. Pagkaya nasira, imbis na kayong babayaran, kayo ang magbabayad sa may-ari. Hindi po yung maganda sa mga refrigeration ng technician na naglilinis. Hindi yung maganda sa mga may-ari na imbis na kayo yung babayaran ng kliyente, kayo ang magbabayad sa kliyente. So, ingat lang po, ha? So, ito po ulit, Sir Manny, mula sa Mandaluyong Manpower. Hanggang sa muli. So, ingat lang po tayo.